Nasubukan mo na bang magluto ng kinataang green na papaya? Kung hindi pa, para sa'yo ang video nito. Tara, samahan mo ako dahil dito ay magluluto tayo ng kinataan na green na papaya. Simulan natin ating pagluluto. Unang ginawa ko dito ay nagpainit ako ng kawali. At nang uminit na, nilagyan ko ito ng mantika. At nang uminit na ang mantika, nagsimula na nga tayo mag-isa dito. Bawang at sibuyas, pinaghalo ko na. Ang gagawin lang natin dito ay papalabasin lang natin yung aroma nitong ating dalawang singkap panggisa. At kapag ganito ay tsura niya, ilagay na natin itong ating pangsahog na sardinas. Dalawang latang pulang sardinas nga yung aking ginagamit dito. Ang pula ay ibig sabihin yung medyo maanghang. Isa natin itong sardinas para mabawasan yung lansa nito. At kapag nadurog na ito, katulad ng nakikita nyo, ilalagay na din natin itong ating hiniwang green na papaya. Iwa ko lang ito ng manindipis para madali itong maluto. Ang gagawin natin dito, ikikisa din natin ito kasama nitong ating pangsahog na sardinas. Yung matigas nga itong ating green na papaya, kaya kailangan mo itong hiwain ng manindipis. Kapag nahalo muna ito ng maigi, katulad ng aking ginagawa, dito naman sa part dito ilalagay na natin yung ating dalawang 400 ml na gata. Dito nga ay hindi na tayo maglalagay ng tubig. Itong gata na yung ating pinakasabaw dito. Dahil yung ating green na papaya mamaya ay magtutubig din ito. Matapos ko mailagay yung dalawang 400 ml na gata ay haluin ko lang ito. At para naman mas maging mabango yung ating lulutuin ulam, naglalagay ako dito ng tanlad or lemongrass. Ginawa ko lang dito ay pinailalim ko lang ito. Matapos ko malagyan to ng lemongrass ay tatakpan natin ito. Lulutuin natin ito ng mga 15 to 20 minutes. Siguradong lumambot itong ating green na papaya. At makalipas nga ng 15 minutes ay binuksan ko na nga ito. Dito nga nakikita nyo man naigan na nga yung sabaw pero hindi pa tayo tapos dyan. Ang gagawin ko naman dito sa parting ito ay magsisimula na nga ako magtimpla. Kulang nga ito sa alat kaya maglalagay ako dito sa parting ito ng patis. Pero kung wala kayong patis, okay lang naman sin. Walang problema yan. At kung nanonood ka pa rin hanggang dito sa parte ng aking video, ibig sabihin ay interesado ka sa ating niluluto. Baka pwede mo na may comment kung taga saan ka para alam ko kung hanggang saan umabot ang aking video. Balik tayo dito sa ating nilulutong ulam. Naglagay na nga ako dito ng pampalasa, black pepper o pamintang durog, at saka naglagay na din ako dito ng ajinomoto para sa pampalinamnam. Kung hindi kayo gumagamit ng bitchin, okay lang naman, magic sarap. Walang problema yan. Matapos ko ito malagay ng mga pampalasa, hinalo ko lang ito para kumalat nga dito sa ating nilulutong ulam at para patay-patay naman yung lasa. Maglalagay na din ako dito sa parting ito ng dahon ng malunggay. Ito naman ay optional. Kung wala kayong malunggay, okay lang naman yung ating green na papaya lang. Matapos ko mailagay yung malunggay ay hinalo ko lang ito pailalim para mabilis tumaluto. At para naman sa ating panghuling sangkap, naglagay ako dito ng green na sili o siling panigang. Saka ko ito tatakpan, isisimmer pa natin ito ng mga 2 hanggang 3 minuto. Para makuha natin yung lapot na gusto natin sa sabaw. At makalipas ka ng 3 minuto ay binuksan ko na nga ito. At nakuha ko na nga ang gusto ko mangyari sa ating sabaw, yung magmantika ito. Dahil ito yung sekreto sa mga ginataang ulam. Yung tipong nagmamantika para siguradong masarap. At ito na nga yung ating ginataang green na papaya. Kung nakarating ka hanggang dito sa dulo ng aking video, maraming maraming salamat sa panonood. At kung nagustuhan mo naman yung bago nating reseping ibinahagi, baka pwede mo naman ito i-share. O siya, hanggang dito na lang ako. Kita-kita ulit sa mga susunod kong mga videos. Paalam! Bye-bye!